life-changing questions. Apat lang naman ito. Ang huling sumagot nito, yung pang-apat, nagdalawang isip at nagkaroon po siya ng parang pagtatanong sa buhay. Fun facts of from Papa Obet na kung maaaring alam niyo na ngayon baka malalaman natin. Ano? Alright, so let's do it. Ang unang tanong, si Papa Obet ay pwede sa... Si Papa Obet. Si Papa Obet ay pwede. Yung parang dala-dala mo pa rin eh. Si Papa Obet ay pwede sa... Pwede sa... Pwede sa lahat ng bagay. Pwede versatile sa... ako eh. Ah. But can you dance? Can you dance? Yes, yes. Dancer ako noong... Nung high school, dancer ako. May group ako. Oh. And then I remember sumali kami sa competition. Sa labas and then sa school. And then... sa mga school programs nagpa-participate din kami yun pag mga ganyan dancer. Ano ko ah ito ay ko sabi mo kung ano kung dancer ka nasa iyo na yung aring king tsaka chalala tama yes yes oo and then yung ano yung tawag dito yung aring king tas si chalala aring king mm-hmm. Sikat no yung mga Backstreet Boys eh Backstreet Boys saka Man U alam mo yung mga nagre-remix ng ano nagre-remix ng mga Oy, may dance hits. Tapos may mga effects pa, may mga laser pa. Ayun. Tapos hindi mag-absent doon yung tonight. 'Di ba? Yes. Absent 'yun. Thank you sa milestone follower badge, Titus. Okay, so pwede pala siya sa versatile talaga. So he could sing, he could dance, he could FPJ, he could host. Can you cook? Cook? Of course, yeah, no, I love cooking. So, sabi nga nila eh, yung tanong ng isa sa mga questions GMA na parang hindi nila alam. So, nagluluto ako. Mahilig akong magluto. Itlog? Ano pa ang lahat. Hindi mo itlog? Lahat ng klase. Lahat ng klase? Apod, oo, lahat ng klase. Habang nagluluto. Kaya, habang nagluluto, FPJ, ganun. Pag nagluluto, iba talagang may pinagsamahan. tapos lalagay ka ng suka. Ganun. Parang radio drama, no? Parang adobo. Adobo. Kuhanin ko nga itong suka. Diba? Parang, Neng, abot mo nga yung toyo. Tapos dumating na yung ano, dumating yung ano niya, yung kasama si Intay. Ding-dong! Ganun. Ding-dong! Ganun. Papa Obet, nandito ako. Umabalik pa rin talaga. Okay, second question. Paramdam pa rin. Eh. Paramdam pa rin, ano, promise. Sige, gumaganon pa rin. Second question, si Papa Obet naman ay ayaw sa... Ayaw sa... Nako, ayaw ko sa maingay. Maingay. Maingay? Maingay, matulog, ano ba? Hindi naman maingay na ano, hindi naman maingay na... Kasi, di ba, sa radio tayo, sanay tayo sa may ingay. Pero, yung ingay ng ano, yung ingay ng, alam mo, yung kwentuhan na akala mo sila lang yung tao, di ba? Ayaw mo sa mga Marites, gano'n? Yeah, pwede naman, kasi pag sinabing Marites, more on chismis sila eh. Yes. Na kung, pag nagchichismisan yun, di ba, tahimik lang sila kasi ayaw nilang mahalata na pinag-uusapan nila isang tao. So, pulo. Sa akin naman, ayoko nung maingay na talagang sobrang lalakas ng boses. Noise pollution, kumbaga gano'n. Parang ingay na wala katuturan. Parang wala naman, di ba? Akala mo sila lang yung ano, sila lang yung tao. Oh, okay. Ayan. May sasabihin sana ako, kaya hindi ko nasasabihin. Baka sabihin racist kasi tayo. Pero dito sa ano kasi, may gano'n isang grupo nun. Okay, so hindi ko nalang sasabihin yun. Marites and Company yan. Yan, it's Marites and Company. Promise. Okay, third question. Third question, si Papa Obet ay... Mahilig ako sa ano. Pagkain pa to? Gusto niyo pagkain? Kung pagkain to... Bagay? Hayop? Action figure. Action figures. Mga toys. Toys. Yeah, toys. So do you play? Collector ako eh. Anong mga Marvel, ano ba? Mga Marvels, DC, Ghostbusters, yeah, He-Man, Masters of the Universe. Yeah. May collections ako. Sobrang dami.
Yung DC gusto ko yan eh kasi dati yung uncle sabi niya, "Ay, Gio, bili nga ako ng ganun, DC na DC shoot, GTG." Sabi ko, iba namang DC pala, no? Ibang DC. Iba namang DC yun eh. Oo, DC. So, anong, okay, ito, babalik ko ulit. So, anong fulfillment doon? Anong, kumbaga, nahihiwagaan ka ba sa mga ganun? Or, kumbaga, nung bata ka ba, toy collector ka na? Ano? Hindi, kasi nung bata ako, may mga toys ako na, ano, na tinetreasure ngayon, di ba? Parang yung mga toys nung 80s and 90s na buhay ngayon, pag binenta mo, sobrang mahal, di ba? Like, like isang action figure, pwedeng pumalo ng 10,000 pesos dito sa Pilipinas. It's $200. And then, tapos, nanghihinayang ako kasi nawala lahat yun. Parang hindi ko alam kung saan napunta, napabayaan. And then, binabalik ko lang ngayon kung kailan ako nagkaroon ng time at nagkaroon ng pambili. And binabalik ko sila. Gusto kong ipunin, i-collect. Stress reliever kasi. Pag ganun, pag, sa mga babae, ganun di ba, ng bag. Ang dami mo namang bag. Bags. Hindi ka pa ng bag. Diba, ganun? Bakit kaya kumuha ka? Nako, magpuyat ka na lang, may bag ka din, i-bag. Mayroon ka naman, bakit? Pwede mo isuot dito yung bag. So, parang ganun siguro. No? Yeah. Yes. Fulfillment yun eh. Parang magaan yung pakiramdam nila pag ganun eh. Or kung ano yung gusto mo talaga. Hayaan mo lang sila. As long as hindi sila hihingi ng pambili, sila ang bibili, diba? So, kung toy collector ka pala, you always play your toy. Hindi. Okay. Yun ang ano ko, hindi ko binubuksan. So nakaano lang siya. Nakaano lang siya. Intact. Oh, okay. So talaga yes. Dapat makita na dapat may section ka ba sa bahay niyo na ganoon? Wala pa eh. Siguro nasa mga plastic storage lahat. Siguro I have like 12 plastic storage. Puno lahat. Ah, okay. Iba. Kasi ako, idol si Michael Jackson, so I have all the collections of from magazines, from yes. Tape, kahit yung vinyl, 'di ba? So, pag collector ka, ano, promise. Okay. Last question tayo. Ito dito na nagkakaalaman kasi parang dito na yung last time si sino nga yung girl si Lexi Gonzalez starstruck na stuck ang kanyang isip sa question na ito. Mental block siya, hindi alam. Mental block siya, oh, 'di ba? So ayun, last question si Papa Obet. O baka maano rin ako diyan ha. Ay laging nako, si Papa Obet ay laging tulog. Ano yan? Totoo yan. Masandal, ha? Tulog? Masandal, tulog. Masakin ng kotse, masandal, tulog. Pumunta ng sinihan, tulog. Hindi ko mapapanood talaga yung, ano, yung full movie. Hindi ko talaga siya mapapanood. Talagang kasi tulog ako. Ay, kapag sa sinihan naman pwede, kasi malamig, di ba? Parang, oy brad, malamig. Oo, no, tapos ang lambot pa, di ba? Couch pa, tapos. Oh. Minsan. Oh, okay. Ganun. Yung because you're tired from work or anong talaga may tao talaga hindi lang ganun lang talaga ako parang syempre yung lalong-lalo na kapag galing sa trabaho so gagawin mo tulog ka kasi ako yung ano nocturnal ako eh parang sa gabi ako hindi matutulog matutulog ako ng ano ng mga 4-5 a.m. and then tulog na ako noon gigising ako ng mga 11 o'clock ng umaga. Ayan. Oh, hindi, pag walang pasok, day off naman, all day yun. Tulog yun. Bakit ano bang ano? Anong schedule mo? Anong radio show mo? Anong oras? Monday, Wednesday, Friday, 4 p.m. Ah, hapon naman pala. Hapon naman, oo. Okay. Alright, so siguro, ganun siguro ang artist mind. Kasi ako din, ano, artist din naman ako eh. Makeup artist. Thought yung makeup artist, hello. Kasi 'di ba pag gabi doon daw lumalabas yung creative juices kasi yes totoo yan tahimik walang you know walang masyadong ingay then makakapag-isip ka sarap maghalungkat 'di ba yung mga gamit mo na maayos guguluhin uli ayusin uli yun 'di ba yung 3-in-1 hiwalayin mo yung sugar, milk. Oo, sa creamer, di ba pa? Hindi, pero I think makaka-relate ako kasi I don't know, sabi nila weird, no? Pero minsan alauna ng madaling araw dito, kung, ano, nagwawalis ako, parang naglilinis ako ng 1 a.m.
Di ba ano yan? Di ba sign na ng ano yan? Sign of... Aging. Delikado rin yung ganun eh. Pagigising ka ng 1 a.m. magwawalis ka na. Wawalis ka. Sandali, nakalimutan ko. Ganun pala.